Ito guys, magbukas tayo ng yung dilis, mahugasan natin. Mahugasan natin siya ng 5 beses o 6 na beses. Kung malinaw na yung tubig sa paghugas, so, ilang beses lang siya guys. So, start. Ito gagawin natin siyang baguong guys ha. Sundan nyo ako kung paano ko siya gagawin. So, ito guys, mahugasan natin siya guys. Tapos, ilalagay natin dito sa strainer. Noon, ilalagay natin siya. Basa natin siya ng mga 6 na beses siguro, guys. Ayan. Hawak tayo ng ulam. Kasi, kung wala na tayong pambili ng karne. Pinoy appetizer. Nagawa na ito guys. Nagawa na ito. Ayan. Ayan siya pangalawa na. Ito guys. Nagawa hugas. Kilay. Bilis. Nagawin ko siya. Salted. Kasi natin siya ng mabuti hanggang malinaw-linaw na yung tubig niya. Pagkatapos i-drain natin siya, papatulo natin siya ng 20 minutes or half hour para wala siyang tubig bago natin siya lagyan ng asin. Kasi yung tubig guys, yung asin magtutubig. Kaya kailangan natin ipatulo siya ng mabuti bago natin lagyan ng asin. Gagawin niyo rin dyan, bibili kayo na. So, ito, pangatlo na. Medyo marinaw-linaw na siya. Hanggap 5 beses ko lang ata tinagasin. Ang ganda niya guys. Gagawin ko siya. Hanggap 5 beses lang siguro guys. Sulfid. Marinaw-linaw na yung tubig niya. Pinoy dish. Pinoy appetizer. Diba? Hugasan ko yan siya guys at gagawin natin siyang pasensyahan nyo na guys, medyo madilim, mahirap ang kalagayan ko dito sa kusina. Sa kusina hindi, wala namang kusina rito kung hindi may hugasan lang kami. Tapos pasensyahan nyo na yan. Ito pang apat na. Yan ang pang-apat. Pang-apat na ito siya guys. Ito na hugas. Isa pa. Isa na lang guys. At tapos na. Isang hugas na lang kasi malinaw na yung ano niya. Tubig. Bilis, gagawin ko siya salted fish. Babuong, kung sa Tagalog pa, ginamos kung sa Bisaya, salted fish. Malinaw na yung tubig guys, so ito na ang last niya. Gagawin ko siya salted fish guys. So, panoorin nyo ako kung paano ko siya gagawin. Sundan nyo ako. 5 beses lang guys. Kung paano siya gagawin. Malinaw na siya, diba? Okay guys, kahit isang taon hindi siya masira. So, gagawin nyo rin dyan. Bibili kayo ng ano. Malinaw na siya guys.
Tayo na lang natin ito mga 20 minutes Pinoy bago natin siya asinan. Pinoy at Pinoy. Dagdagan kita ng hugas para sigurado. Diba? Hugasan ko yun siya guys. At tatawin natin siya. Isang kilo ito siya guys. Isang kilo na bilis. Yan. Di ba medyo maputi-puti na? Hindi kagaya kanina mapula-pula. Ayan. Dilis pa more. Gawin natin siyang bagoong. Paborito ng bayan. Bagoong. So, ito guys, nakatulo na siya. Hahaluan na natin siya ng asin. Hahaluan na natin siya ng asin. Nakatulo na siya. Tumulo na siya guys. So, lalagyan na natin siya ng asin. Isang kilo dilis. Lagyan natin siya ng 2 cup na asin guys. Para siguradong hindi siya ma... Yan, 1 cup. Na asin guys, ihahalo natin dito ha, para sigurado siyang hindi siya ma mangamoy. Yun, yun, kamayin na natin ganyan, kamayin natin guys, hindi natin kukutsarahin ito kasi hindi mahalo na mabuti kung gagamitan natin ng kutsara, kailangan kamay. Haluin natin siya ng mabuti. Haluin natin siya ng mabuti. Haluin lang guys. 1 kilong dilis, 2 cup na. Yung cup na medyo malaki guys, yung titimplahan ng kape. Yung hindi yung cup and saucer, hindi yan. Yung cup. Sobra na kalahating kilo na asin ata to. Ano? Mga 3/4 ng asin sa 1 kilong ano, para sigurado siya guys na aabot siya na 1 taon na hindi siya madurog guys. Una na ang itsura niya, halo ko na siya, halo na, mamaya maya ilagay natin sa lagayan. Ganun lang kasimple guys, ang paggawa ng ano, bagoong, mano-mano ba, kunti lang man kasi. Yan, yan siya guys, ang itsura niya. Hugas muna. Yan ang itsura ng ating dilis guys. O yan. Diba? Naano na siya ng ano, asin. Diba? Ayan. Sige, ilagay na natin siya sa lagayan guys kasi tapos ko na siyang inano, tapos ko na siyang ilalagay siya natin na dito guys sa ano, yung walang tubig guys ha, yung matuyo yung ano, ilagay na natin dito, ilagay natin dito sa lagayan kung may buti yung ano garapon na